Hi guys, good evening. Si Andanza here. Before I start, disclaimer muna. Lahat ng maririnig niyo dito na sasabihin ko is not based on facts. Okay? Pure opinion lang to. Personal opinion ko. Teorya ko bilang isang tao na sobrang exposed sa mundo ng krimen, droga, and in-house parties. Bakit ko ginagawa itong video na to? Para magkaroon kayo ng kalinawan. Kasi ang dami niyong espekulasyon. Okay? Eh wala naman kayong alam sa mundong iyon. Okay, para maka-immerse kayo, mas maunawaan niyo mabuti kung ano ba yung posibleng nangyari. Okay, first and foremost, nung pumasok sila sa hotel, okay, doon sa mismong Makati hotel na iyon, kung nakita sa CCTV that Christine is, you know, may malay siya and very live siya, very normal siya na pumasok kasama a group of people, these guys, gays, bisexuals, or kung whatever they are, okay? Nonetheless, okay, it regardless kung ano man ang kanilang gender orientation. Kung nakita na alive siya, may malay siya, then it means na hindi siya dinroga sa labas para buhatin na dinroga, buhatin, ipasok sa hotel room at halayan. Hindi ganun yung nangyari, okay? Kung pumasok siya na meron siyang malay, ibig sabihin, sinet nila itong New Year's Eve party na ito. Okay, given that it's December 31. Now, so what are the possibilities? Posible, okay, na yung 11 na suspects that all are male, regardless of their gender orientation, yung 11 suspects, posible, nakakilala niya lahat. Posible yun, okay? Pero mas posible, mas malaki yung bigger possibility na dun sa 11 na yon na suspect, iilan lang talaga din yung kakilala niya. Why? Sa mundo ng in-house parties, pag pumunta ka doon, nag-usap-usap lang kayo na apat, okay, New Year's Eve, pa-party tayo, okay, magwawalwal tayo, okay, mag-check-in tayo and walwalan all night, all day, possible na kayo nakaalam lang, ang kilala mo lang talaga na pupunta lima. And pagdating mo doon, magugulat ka na lang na biglang may mga dumarating pa na iba. Okay? Bakit? Tinawagan at kinontak ng mga kasama mo, kakilala ng kakilala, hanggang magulat ka na lang na yung usapan ng apat lang kayo, tatlo lang kayo, lima lang kayo, boom! Sampu na kayo bigla. Just like what happened to them, 12 sila. At malaki yung possibility na hindi ito lahat kilala ni Christine Dacera. Uulitin ko, possible na kilala niya 11, pero mas malaki yung possibility given sa mundo ng in-house parties na hindi niya ito kakilala at bigla na lang dumating at nagulat na lang siya dun sa dalawang room na inupahan nila is 12 na sila lahat. Now, kung sinet up talaga nila to, okay, sa isang hotel, New Year's Eve, okay, malaki rin yung possibility that she was not drug. I mean, hindi siya dinrag para halayan. Malaki yung possibility na talagang nandun sila para salubungin at New Year at pumarty. When I say pumarty, I'm not talking about alcohol. Okay? More on certain things that they're gonna take it or possible they will drink it or possible they will put it here. Okay? Yun ang malaking possibility na sasalubungin nila. Pero uulitin ko, okay? Sinet nila yun as group of friends. Kaya nga siya sumama eh. Okay, kung makita si CCTV na voluntary, talagang happy pa siya, nag-check-in sila, makita si CCTV na nandun din siya sa front desk at umakit siya sa room, na ibig sabihin, few of that 11, malaki yung chance na talagang kakilala niya at kaibigan niya at pinagkakatiwalaan niya. Okay, at mag-e-enjoy sila kasalubungin nila yung New Year walwalan to the max. Not just alcohol, if you know what I mean. Okay? Then from there, ito yung possibilities na nangyari nung ongoing na ang kanilang in-house party. Possible for me, from my opinion, no? Kung si Christine Dacera ay talagang, you know, based on my intel, given na sabi ko nga sa inyo, sobrang exposed ako sa mundong ito, sa Pilipinas, sa Manila, and you know, also abroad, sobrang exposed ako dito. Based on my intel, kung talaga, I will use talaga, okay? Ayokong magamit to against me. Kung talagang exposed siya sa ganitong mundo, sa mundo ng in-house parties, okay? Imposible na ma-overdose siya. Imposible. Kung talagang exposed siya, hindi ka basta-basta ma-overdose lang dyan, you know?
hindi naman kayo nag, what they call this one, heroin, okay? Hindi naman kayo nagagano, hindi yan yun, hindi ito yung pinag-uusap natin. Iba to, it's a pill, and it's a liquid. Think of that pill, okay? Imposible na ma-overdose ka. Kung talagang exposed ka sa ganyang mundo, I'm telling you right now. So, ang impossible na nangyari, for me, personal opinion ko, tinarget siya. Okay, nandun na siya, okay? So, siya, naka-mindset siya na, okay, apat lang kami, lima lang kami with my gay friends, tropa ko, I trust them so much, let's party all night, enjoy. Then, yung mga natawag na iba na hindi na niya kakilala, and this, mga ito, nung mga, you know, nung high na sila, wala na sila sa tamang pag-iisip, okay? Tinarget siya. When I say tinarget, yung inumin niya, okay, umiikot yun eh, umiikot yun, that inumin. Hindi ko lang pwedeng banggitin sa inyo, I'm sorry, no? So, why? Bakit hindi ko pwedeng banggitin? Kasi I don't want you to be educated sa mundong to. Gusto ko lang makita nyo, ma-immerse nyo yung situation. Pero para malaman nyo yung mga details, it's not for me para gawin na yun, okay? So, umiikot tong inumin na to eh. Ngayon, umiikot, you know, you're all right, and these people, these guys, whoever they are, maka bisexuals pa yun or gay sila, pagka nakahay ka na, you know, iba na, sinasangibang ka na ni Satanas eh, okay? Sinasangibang ka na talaga. Ngayon, nung high sila, tinarget siya. And possible na yung inumin niya, binuhusan ng matindi. Kasi kung talagang sanay siya sa mundong ito, hindi ka basta-basta mamamatay with overdose. Unless buhusan to ng matindi na talagang ang daming dosage na nilagay. 5 ml, 10 ml, 15 ml. Why? Kasi gusto ng mga loko-lokong lalaki na tumatarget sa kanya na possible na hindi niya kakilala na mag-pass out siya. Okay? Why? Kasi ang normal dosage lang yan, 1 ml pa, pwedeng 0.5 kung gusto yung top trip lang, or 2 ml, maximum na 3 ml. Pero pag tinarget ka without you knowing na ang nilagay pala doon, hinaluan ng ano, Minute Maid juice, pag halo ng Minute Maid juice, hindi niya alam na nilagyan pala ng 10 ml, 15 ml yon dahil gusto siyang himatayin, dahil tinarget siya ng mga loko-loko. Pag inom niya, hindi niya alam, sobrang paet, hindi niya alam, then after few minutes, mangingisay-ingisay na siya, that yung mangyayari. You call it nyemili, okay? Nyemili sa mundo namin, okay? Yam, nyemili. Ngayon, nung nangingisay-ingisay na siya, bigla siyang nag-pass out, pang. Yun yung plano eh. Okay? So yun yung isang possibility, then nag-pass out siya, then boom, dun na siya hinalay. Pero take note, okay, wala na naganap dito na murder. Because based sa autopsy, wala siyang saksak, hindi siya sinakal, etc. Puro pasa-pasa lang siya sa katawan, and that pasa-pasa is caused by the overdose. Pag may pumitik na dyan, dugo mo, mag-stop na yun, magpapasa-pasa ka, yun na yung overdose of this liquid thing. Okay, yun yung pinaka-overdose, pero hindi siya pinatay. Possible, based doon sa autopsy, may mga similia, okay, sa kanyang genital. So what happened is, possible, number one possibility, tinarget siya ng mga hindi niya kakilala na yon, then nag-pass out na rin yung mga kaibigan niya, hindi na siya nabantayan. That's possibility, okay? Then nag-pass out yung mga friends niya, hindi na siya nabantayan, tinarget siya nung himatay siya dahil siya lang yung isa-isang babae. Then boom, pinagsamantalaan siya, rape siya. That's the possibility. Then nagulat na lang sila in the morning, pag-check sa pulso niya, hindi na siya gumigising. Kasi yung pass out usually, magtatagal lang yan. 2 hours, 3 hours, or maximum na siguro 4 hours. Tapos pagising mo parang fresh na fresh ka at parang ka nakatulog ng 10 hours o 15 hours. Okay, yun yung pag-pass out mo pag iniinom mo yun. Now, na nagising na lahat yung mga lalaki, gays or bisexuals, nagulat sila, tulog pa rin si Christine. Nakita yung tulog sila, syempre nag-worry sila, ginigising nila. Akala nila pass out lang eh. Kasi pag pass out ka dun sa liquid thing na yun, hindi ka magigising talaga pag pass out ka kahit yug-yug-yug-yugin ka pa. Kahit may sumabog pa dyan ng nuclear bomb, hindi ka magigising kasi pass out ka eh. Okay, now, nung ginigising nila, hindi na talaga, siguro chinek nila yung pulso. Nung chinek nila yung pulso, my God! Walang malay, ay wala lang pulso si Christine. Christine is dead. Nung sinabi na sa lahat, then doon na silang nataranta lahat. Siyempre, it's a case na minamatay na eh. So, nataranta na lahat tong 11 na to. Then, nung nataranta sila, unti-unti sila nag-exit at iniwan doon yung body ni Christine. And this is always the scenario kapag merong nagda-drug overdose sa isang in-house party. Sa sobrang taranta ng lahat na baka ma-involve sila, ginagawa nila, iniiwan na lang talaga nila kasi nataranta po na may patay. May patay. So ano gagawin natin ngayon? Kailangan natin umexit, baka madamay tayo dito. Yan ang nangyayari always sa drug overdose. Okay? So, okay, this is my personal opinion, okay? Teorya ko lamang ito.
possible din, okay, possible din yung isang punto na talagang, you know, sobrang high din ni Christine and, you know, gusto niya magkipag-enjoy with a certain guy. Pwede pa rin hindi yung 11 lahat, certain guy lang or something like that. Possible din yun. Pero one thing is for sure, hindi natin alam kung talagang ni-rape siya. Okay, hindi natin alam, ni-rape siya or voluntary ito, ginang-rape siya. Wala makakapagsabi niya, pero one thing is for sure, okay, hindi siya minurder, hindi siya pinatay. Based sa mundo ng in-house party, na overdose siya, na drug overdose siya, and the possibility nga na overdose siya kung talagang sanay siya sa mundong ito, is dahil nilason siya at nilagyan ng maraming dosage dahil nga tinarget siya, and then boom, dahil dun sa maraming dosage siya, hindi kinain ng katawan niya, then pang, okay, cardiac arrest, dead siya habang tulog lahat. Okay, so yun yung possibility. Now, dun sa mga at-large, okay, dun sa mga at-large na tao, kung talagang inosente kayo, kung napapanood nyo itong video kong ito, dun sa, nahuli daw yung tatlo, as I speak right now, nahuli daw yung tatlo at meron pang walong hinahanap. Kung talagang inosente kayo, kailangan nyo lumantad, hindi nyo kailangan magtago. I'm telling you right now, kung talagang inosente kayo at malinis yung pangalan nyo, kailangan nyo lumantad sa mga pulis at sabihin nyo talaga sa family niya, sa mga pulis, what really transpired, what really happened. Okay, kasi hindi makatuloy yung pagtatagunin nyo. Okay, lalo na lumalabas na guilty kayo at at-large kayo at nagtatago kayo. I know, being a fugitive. Pugante ako eh. Kung magiging pugante kayo at magtatago kayo dahil sa namatay na, tapos sasabihin niya na hindi kayo, I mean, pwede niya sabihin na hindi talaga kayo guilty. Tama? And then lumabas kayo. Explain it sa mga otoridad. Pero kung nagtatago kayo, then syempre, ano pa bang iisipin? Baka kaya kayo nagtatago kasi talagang ni-rape nyo. Talagang tinarget nyo, talagang nilason nyo, in-overdose nyo. Kaya siya namatay siguro, dahil siguro, in-overdose nyo at kasalanan nyo at fault tinarget nyo dahil gusto nyo halayin yung kawawang flight attendant. Okay? So that's it. That's my theory kung ano ang nangyari kay Miss Christine De Sera. I'm praying for her. Kakalungkot, no? Kakalungkot ay... Hindi ako pwede magsalita eh. Ayoko magamit ito against you, but you know, mabait na tao ito. Okay, mabait siyang tao. Kahit gaano ka-wild ang isang tao ako, tarantado ko eh. You know, dami ko na nakasalumuhang babae sa buhay ko at sa mundo ng droga at in-house parties. Ang dami talaga ng wild na babae, you know. Pag very high na sila, hindi nila alam yung ginagawa nila, you know. Wild-wild dyan, then you need to take care of them. Kasi tropa mo sila eh. Na kahit gano'ng kakahay, kailangan bantayan mo sila. Hindi mo sila lalasunin, hindi mo sila overdose, hindi mo sila tatargetin. Okay? Kaya kahit gano'ng ka-wild ang isang babae, hindi natin sila pwedeng husgahan na porket dahil nagdadroga sila. Karapat-dapat na ba sila mahalay at mamatay? I-blame na natin sila na sumama sila mga sa lalaki? Kahit gano'n pa yan, 20 lalaki pa yan, o 10 lalaki pa yan, 30 lalaki pa yan. Kung matitinuhin yan, 30 lalaki niyan, walang panghalay na magaganap. Kahit gano'n ka-wild ng babae, maghubad pa ang isang babae dahil sobrang high siya sa droga at maghubad siya dyan, kailangan mo siya bihisan. Unless you have plans kayo, may plano kayo na sinet up nyo sa sarili niya, ganito, magiging wild kayo lahat tonight at magpa-party people at enjoy lang talaga kayo. Pero if not, hindi nyo naman kilala yan. Then kung naghubad mo yan sobrang wild, kahit gano'n paka-wild na babae, hindi natin sila pwedeng husgahan. Hindi, it doesn't give you a license to rape them and kill them, overdose them. Nalulungkot ako, mabait na tao si Christine. No. Yun lang. Thank you for listening. Maris, may her soul rest in peace. Good night.